Bata pa lang kami ni Junjun. Lumaki na kami ulila sa pagmamahal ni sa magulang. Mahirap man ang buhay, ay pinagsisikapan ko pa rin makapag-aral ang naging nakababatang kapatid. Minsan ganyan talaga eh. Parang obra ba? Kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong manalig para makamit ang gusto mong kalabasan ng iyong gawa. Kaya anong daloy man ang buhay, kakayanin mo. Dahil matapang ka. Dahil kahit anong pagsubok ang andyan, lalaban ka't lalaban. Dahil sa iyo nakasalalay ang pagbangon para sa kinabukasan. Kuya, nagugutom na ako. Kumain na tayo. Oo, oh, andyan na. Ikaw talaga, Junjun. Iniwan mo naman nakasindiyo lang para kagabi. Eh, kung nasunugan tayo. Ha? Ay, ikaw talaga? Oo na, kuya. Pasensya na. Hindi na mauulit. Oh, ito na. Kumain ka na. Sa susunod kasi, mag-ingat. Oh, ayan. Ito. Kainin mo. Yan, Junjun, oh. Kumain ka na. Ang ulam natin ngayon ay sabaw. Kuya, sabaw na naman. Parang tubig lang to na may lasa eh. Pasensya ka na, Junjun, ha. Sa susunod kasi, makakabawi rin si kuya, ha? Talaga, kuya? Promise? Oh, promise. Kaya inumin mo na ito yung gamot mo. Ito, tubig. Yan. Yan, promise. Makakabawi rin si kuya. Teka lang, ha. Nakita ko to kanina. Junjun love princess. Oh, wala, oy, kuya. Wala, oy, kuya. Oy, crush mo to, no? Guit ko lang yan. Eh, sabi na nga, in love to si Utolo. Kuya naman eh. Ano ba sabi ko sa'yo bago yung mga crush-crush na yan, ha? Mag-aral na mabuti. Kung dito pa si nanay at si tay, baka tinutukso ka na ngayon eh. Bakit nga ba tayo iniwan ni nanay at tatay? Nasaan yung ginagawa mo kanina? Yung takdang aralin mo? Andito kuya, o, Filipino. Hmm? El filibusterismo. Ah, naalala ko to, nag-aaral pa ko ah. Babor! Estribor! Mabag alawa at ipaglalakbay dahil sa lawa. Ang lawa may diferensya. Dahil walang maayos na lawa dito sa lupain ng mga Indio, napakasimpleng suluranin, kahit hindi ko mabatid na hindi pa rin nakaayos. Umarap na ito ang pipalitan. Gumawa ng tuwid na kanan, walang dalawa at durong pinin. Sa madaling sabi, gumawa ng sariling ilo at saran ng ilong kasi. Sa ganitong paraan, magpapabilis ang paglalakbay at naiiwasan ang pagbara ng buwan. Ipagpauwin mo, binulis mo. Ibinalalang kong kaibigan na di kasi ngayonan. Napakalaking salapi ang ibugoy at maraming nayon na masasira. Pwes, hindi kailangan ng mga manggagawa. Gamitin ang mga bilanggo. Hindi sapat ang mga bilanggo, Simon. Pagkilusin ang buong bayan, matatanda, mga batang kalalakihan, mula sa 15 araw na sapitang paggawa, gawin itong 3 hanggang 5 buwan. Hayaan sila mag-ilala ng sariling pagkain at mga kasangkapan. Tignan niyo bago simula ng mga gawain sa daunan. Naghalap ako ng punukalang orihinal, madaling gawin at matipid upang linisin ang mga putik sa lawa. Paali ba naming marinig ang iyong panukala? Pipilitin ang lahat ng mga naninirahan sa lawa na mag-alaga ng itik. Nang sa ganitong pamamaraan ay magpalalim ang lawa sa pagbubukay ng suso. Mapapahintulutan niyo ba ako na masulat ng lathalain ako dito?
kakaunti na lamang ang nag-iisip sa bayang ito. Ngunit Don Custodio, kung nadami mag-aalaga ni Kitty, nadami rin ang mga balot. Nakakadiri! Kaya ano lang ninyo na matuyo ang buhay pinungan? Naligo ka para maayos. Nagaral ka para mabuti. Papakabait ka kay teacher, ha? Ano nga yung sabi ko sa'yo? Aral na mabuti. Sige na, tapunta na. Ano na naman to? Email. Manang na. Wala na. Itong mga bagay ito. Wala naman ako naiintindihan dito, ah. Paano na ito? Hindi ako matatanggap sa trabaho ito. Magandang umaga po, ma'am. Ito po ang aplikasyon ko. Sana yung matanggap niyo naman po ako. Excuse me, sir, but you need to completely fill up that form. Importante malaman namin ang email address mo. Email address? Pasensya na po, ma'am, pero hindi naman po ako pamilyar sa mga bagay na iyan. Maaari po ba natin pagpalipan yung impormasyon na iyan? Mangangako naman po ako na gagalingan ko sa pagiging bodyguard. Nako, sir! Kung magiging empleyado ka dito, ay obligasyon mo maging maalam sa mga ganitong bagay. Kung hindi, ay bakit ka naman matatanggap? Datapot, marami pang mas karapat dapat sa iyo. Ako naman po'y humihingi ng pag-unawa. Kailangan ko po makahanap ng sapat na trabaho upang matustusan ko ang pangangailangan ng aking nakababatang kapatid. Maawa naman po kayo. Hindi mo ba tayo nagkakaingawan dito? Sabi ko, hindi talaga po pwede. Ma'am! Ilabas niyo yung tao to dito? Nakakaabala? Oo na po. Alis na po ako. Ate, marim po ba kayong natitirang sabaw? Nagugutom na po kasi yung kapatid ko. Dumat ka, Michael. Tao po! Oo! Bakit ka na pa rito? Nakita ko po kasi ito nakasulat dito. Nangangailangan pa rin po ba kayo ng
manggagawa. Ah, ganun ba? Halika, ka! Mag-apply ka dito. Halika, upo ka muna. Ah, salamat po. May nalalaman ka ba tungkol sa pagiging isang electrician? Sa katunayan po niyan, wala po eh. Pero magsisikap naman po ako para makamit ko inyong gusto. Turuan niyo lang po ako. Anong tingin mo sa akin, teacher? Kaya tuturo na electric field or electric force? Mukhang madali naman siyang matuto. At tatlong buwan na akong naghihintay ng magagawa. Ano po ba yung electric field at electric force? Ang electric field ay palaging nakikita sa palibot ng isang charged object. Ito ay nagsisimula sa positively charged object at nagtatapos sa negatively charged particle. Ang electric force naman ay nakapagbibigay ng kuryente sa mga appliances, nakapag-charge ng battery ng cellphone ko, at nakapagliwanag ng bumbilya kagaya ng pag-ilaw ng bumbilya dito. Uy! Tulad ito, kapag sinaksak ko to sa outlet, dadaloy ang kuryente patungo sa bumbilya. Tulad nito. Kitams? Uy! Di ka pala nagkikilig eh. Umuwi ka na! Chu! Chupe! Chupe! Uwi! Uwi! Bobo! Oh, ano ba yung pinagkakabalaan ng kapatid ko? Ha? Oh, ipitin mo muna yung gamit mo. Magpahinga ka muna, ha? Oh, lagay mo doon. Magpahinga muna. Sabaw pa rin. Sawang-sawa na po ako, kuya. Sige na, hayaan mo. Oh, kumain na. Ayoko po kumain, kuya. Kumain ka na sabi. Bingi ka ba? Ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi mo, kuya, babawi ka. Bakit sabaw lang ang ulam ko araw-araw? Sinungaling ka, kuya. Sinungaling ka. Sige! Subukan mong humanap ng trabaho ikaw mag-isa. Magpakagutom. Magpakabilad sa init. Total, wala ka namang ibang iniisip kundi ang sarili mo. June! Umising ka, June! Huwag mong gawin to sa akin, June! Sensya ka na, June, ha? Kung walang sapat na trabaho si kuya, hayaan mo, ngayong araw na to, makakakita rin ako ng trabaho. Magaling ka lang dyan, ha? Kasi wala po ako mahanap. Tamang-tama, naghahanap kami ng kargador. Halika, pumasok ka sa loob. Ito ang mabubuhating ka. Nabuhat ito tuwing umaga ng desk. Kaya mo naman sigurong buhatin ito. Ah, syempre naman po. Bukas ng umaga, pwede ka na mag-iisa. Ito, paunang bayad. Mukhang nagugutom ka na. Maraming salamat po. Ate? Ate? Oh, maghihingi ka naman ng sabaw. Ate, hindi naman po. Isang araw pa kami nilinihingi. Alam mo, baka manghubin ako pindahan namin dahil sa'yo. Ate, bili lang po ako ng fried chicken. Yung pinakamalaki po, para sa kapatid ko. Hindi ka naman pala. Ito na. Sigurado, matutuwa si Junjun ito. Salamat, ate. Junjun! Jun!
Nandito na si Kuya. May surprise ako sa'yo. Tsaka matutuwa ka. O ano, hindi ka ba excited? Junjun naman ha. Hindi na ako masaya. Binilhan pa naman kita ng paborito mong fried chicken. Gumising ka na nga dyan. Jun, gumising ka, Jun. Jun, huwag mong gawin sa akin to, Jun. Jun, gumising ka, Jun. Jun. Panginoon, tanggap ko namang hindi kami lumaki kapiling ang aming magulang. Naulila kami sa simula pa lang pero ang maulila sa pamamahal na isang kapatid. Hindi ako nakinakdal, Panginoon, pero bakit? Alam ko, alam mo kung gaano kamahal ang aking kapatid. Sa lahat na ginawa ko sa sakripisyo, sa lahat na pamamalasakit na nagawa, Panginoon, naway mapatawad niyo ako dahil dito. Pero ginawa ko naman lahat na makakaya ko. Hirap man itong tanggapin, pero susubukan. Again? What did I tell you? Just give me 2 days. 2 days before I can submit the photos. Ah!
skin more than that.